to everyone. So, this is your man behind the lens. And ngayon, share ko lang. Merong isang kakilala ko na nag-request sa akin na maggawa ngayon ng photo reaction or ng reaction video regarding dun sa mga toy collections niya na kinuhanan ng picture. So, ayan o. So, ayan. So, ipapakita ko ngayon sa screen yung ilan, sa yung isa sa mga images na naka-indicate siya. So, ngayon, ilan itong re-reviewin ko? So, more apparently, there are 11 pictures na re-reviewin ko for this vlog. And sana kung ano man yung mga rates na ibigay ko doon sa mga images na to, sana ma-appreciate mo. Alam ko naman ma-appreciate mo kasi we both love photography, more particularly in terms of toy photography. So, ito ah, i-rate na natin. So, yung unang image, sa ano ba to? Sa Demon Slayer ba to? Hindi ko sigurado eh. So, paki-ano nga, paki-clarify nga. So, nakikita nyo naman yung image. Paki-clarify nga kung sa Demon Slayer yung image na nakikita nyo. Well, ano naman? Emphasize naman yung emotions nung figure. So, kitang-kita naman, well-highlighted. Then, nakabokeh, which is blurred background. Maganda yung ano, nabigyan niya ng justice yung emotion na nais i-portray ng image. So, at this point, in a 9 over 10 ko yung unang picture. Pangalawa, Gundam. Naalala ko na naman yung late cousin ko na nangongolekta ng Gundam. Masyadong dark. Hindi ko ma-emphasize ng todo yung details. Alam ko, sa pinapakita mo, you are emphasizing the minimalist background para ma-highlight yung image. So, for me, it's quite gothic, it's quite gloomy. Pero, alam ko naman na nag-effort ka para kahit paano, makitaan natin ng movements yung image. So, for me, siguro, i-relate ko siya as 7 over 10. Next, Endeavor. So, sa lahat ng mga viewers natin dyan, paki-highlight nga po or paki-lagay sa comment section kung saan anime itong Endeavor na to. So, for me, the position of the figure was plain. Masyadong stiff. Binigyan naman niya ng specific na pose, kaya lang, siguro hinahanapan ko dito kung may buhay ba yung pose nung figure na pinicture niya. Kasi for me, hindi ko makita yung pinaka-maximum na detalye dun sa image. So, I will be rating the 6 over 10. Eto, maganda-ganda ang dating nito. So, dun sa image, eto ha, uunahan ko na. So, i-rate ko siya as 8.5 over 10. Okay, there is a concept, there is a substance. So, kung titingnan natin yung composition dun sa image na to, yung shadowing, yung exposure, kitang-kita mo eh. May kwento, may konsepto na may papaliwanag mo na yung figurine na nilagay is parang palaban na palaban, sasabak na sa gera. Okay, ay ito. I think I will be rating this as 6.5 over 10. Siguro dahil the background is very plain. Although kahit paano makikitaan mo naman ng sense of movement yung toy or yung figure na pinicture niya. Kaya lang siguro, naghahanap siguro ako ng parang tamang lighting. Ito yung sa classic na Gundam series dun sa OG na in-air sa Japan noong 1979. What? Ang ganda, no? Pag-history talaga ng anime, basta ko yung natukoy natin eh. So yun, may movement, tapos dalawang Gundam figures yung nilagay dito, parang ano eh, parang magka-counter, parang magka-alianza eh. So, kitang-kita mo yung ano, kitang-kita mo yung emphasis ng detalye. Well highlighted, madidescribe mo, ma-i-interpret mo at some point. So, ito, panalo to sa akin. So, I will be rating it perfect 10. Kasi ang ganda eh, yung angulo, nandun na, yung sense of movement, kitang-kita din. Bigyan pa siya ng kwento eh. Ay, naku, 6 over 10 din to. From Hoshiro Tokito. Anong anime to? Guys, paki-comment nga po sa
comment section kung saan anime ito nang galing. Kasi sa sobrang pagkakadark ng background, hindi mo na maibigay yung eksaktong detalye. So siguro kung, halimbawa, kung i-edit nito, siguro mas iba-brighten ko pa siya ng konti para yung detalye mas makita, mas ma-highlight. Burning Gundam or God Gundam from G Gundam. Naalala ko tuloy nung pinapanood ko to sa Channel 7 before. So, maganda. Ang ganda ng ano, ang ganda ng exposure triangles. Napaka-astig na ginawang split shadowing, yung shadowing details na nilagay na highlight habang kinukuhanan tong Gundam toy na to. 3D eh, 3D na 3D yung dating, kitang-kita mo yung detalye. And yeah, 10 over 10, definitely badass. Ah, ito, ganda rin ito, yung details, yung tamang angulo, yung tamang pagkakaposisyon. Tapos ang nakaganda pa nito, sa labas to kinuhanan ng picture. So talagang mas makikita natin yung realism dun sa Gundam figure na kinuhanan ng litrato. So 10 over 10, definitely badass, and it is in full detail. 9 over 10 itong susunod na image, kasi maganda, na-appreciate ko siya at some point. So mid-portrait, medyo may kalapitan yung kinuha, and malaki yung dating ng Gundam na kinuhanan dito. So eksakto yung angulo, tapos midpoint range yung distance nung lens ng camera na ginamit. So 9 over 10 kasi naghahanap pa ako ng lighting siguro na mas makakapagpa-astig dun sa Gundam figure. Ito 10 over 10 na to kasi parang yung lighting yung nagbibigay ng effect dun sa robot. Parang alam mo yon, yung kumbaga parang pag nakita mo yung image, parang may ano na agad eh. Parang nakikitaan mo na siya ng visual effect na impact. So yes, it's very good. It is a very good shot indeed. Ayan, so yun lang yung mga images na i-highlight natin, yung nireact natin. So thank you very much po dun sa nag-send ng picture, dun sa nagpa-react ng picture. So I really appreciate the effort na i-share mo sa akin yung mga pictures, yung mga images ng mga personal collection mo, which is mostly Gundam. So na-appreciate ko. And sana mag-send ka pa ulit ng pictures para ma-rate natin. At sana, hopefully, makakulab kita at mag-guest kita sa future na mga vlogs. Malay mo, ako naman ang magpa-react sa'yo ng pictures. So ayan, so dyan na po nagtatapos ang ating quick vlog for today. So kung ikaw ay bago dito, so don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button to our social. So YouTube channel Man Behind the Lens, paki-follow na rin po ang aking FB page, Just Social Photo Gallery, and see more my stories on my IG, God of Stolen Shots 1989. So, thank you very much sa panonood ng vlog natin yan. So, adios mga kapatid.